Okay? And then number three is that in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. So ano daw gagawin natin sa anumang sirkumstansya, testing ng buhay natin? Be thankful. Mapagpasalamat tayo sa Diyos. Thanksgiving is an important component of prayer. We must never forget to be thankful. There's no better expression of dependence on God than in giving thanks. Pag sinasabi kasi natin, Lord, thank you, ibig sabihin, you are allowing God to move and make a solution to your situation. If you say, Lord, thank you, pinagpapasalamat mo na sa sitwasyon mo, anumang kahirapan, anumang problema, ipinagpapasalamat mo na nandiyan siya, ibig sabihin, you are dependent on what He can do at yung magagawa niya para lagbigyan ng solusyon ng problema mo. So, lalong-lalo na yung mga nakatanggap. Alam po ninyo, ang dami pong nagpe-pray. Nung natanggap nila yung pinagpe-pray nila, nakalimutan nilang magpasalamat sa Diyos. Tingnan po natin ha. Ewan ko kung merong ditong ano. Dito, Ephesians 5:20, always giving thanks to God, the Father of for all things, in the name of our Lord Jesus Christ. So this is our life. Always give thanks to God. Tingnan natin ngayon, many people tend to stop praying when they get what they want and forget all about giving thanks. Ayan. Hindi ka naman isa dito, no? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka naman ganun, di ba? Hindi ka naman ganun. Yung sinasabi to, no? Basahin natin. Many people tend to stop praying when they get what they want and forget all about giving thanks. Yung bang ang tingin niya sa Lord ay parang ATM lang. Pag wala siyang pera, punta sa ATM. Di ba? Pag naka-withdraw, okay na. Maalala niya lang uli yung ATM kapag ka, wala na namang pera. Ang mahirap dyan, yung pumupunta sa ATM, wala naman siyang deposit. Di ba? Pupunta ka sa ATM. Ganun ang ginagawa ng iba. They come to God when they are in need. Tapos, pagka na naibigay yung pangangailangan nila, wala, nakalimutan na naman si Lord. Pag meron na naman kailangan, balik na naman sa Lord. Actually, yung iba nga, they want something. They want to be healed. They want to be prosperous. They want to have growth sa kanilang negosyo. Pero nung nangyari yung kanilang hinihingi, yung kanilang prayer na nasagot, nakalimutan nila magpasalamat. Tingnan po ninyo yung buhay po nitong mga ano, story of the 10 lepers. Yung pong mga ano, may sakit na ketong. Ang hirap tong sakit na to, ha. In Luke 17 verse 12, as Jesus entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance. And they raised their voices and called out. Sumigaw po yung mga may ketong. Ang mga may ketong nung araw, nasa labas ng kampamento, casted out sila. Hindi ka pwede sa loob kasi nga makakahawa ka. Ngayon, kapag ka idineklara ng priest na malinis ka na, ang magdideklara lang na malinis ka na yung priest. Then, saka ka lang po pwede dun sa loob. So, sumigaw sila, Jesus, Master, have mercy on us. Kinilala ni Lord, nila si Lord bilang Master. Panginoon, ibig sabihin, He has power. When He saw them, He said to them, go and show yourself to the priest. O, tinan nyo ha. Bakit niya inutusang pumunta sa mga priest? Sapagkat yung mga priest nga ang magkukonfirma kung sila ay magaling na. Kung narinig nyo yung aking turo nung isang umaga, di ba? You must be a priest to yourself. Kasi sa kanino tayo ngayon pupunta na priest na magdideklara na tayo malinis na? You must be a priest to yourself. You have to declare what you receive from the Lord. Because we are now priests. Hello? Kings and priests actually. Now, go and show yourself to the priest, sabi ni Lord. And as they went, they were miraculously healed and made clean.
Abang sila po'y nasa daan na, sila po ay nalinis, nawala na. Okay, so ibig sabihin, yung desire nila na gumaling, ibinigay ni Lord, nag-pray sila. And then, verse 15, one of them. Ilang leapers to? 10 leapers. Ilan po ang sinasabi rito sa verse 15? One of them, when he saw that he was healed, turned back, glorifying and praising and honoring God with a loud voice. Sumisigaw siya. Hindi ko alam kung ano ang sinisigaw niya, pero sabi rito, with a loud voice. Pero alam mo ganito, praise God! Hallelujah! Glory to God! I am healed! Dinideklara niyo yung kanyang natanggap na kagalingan. Nagpupuri siya sa Panginoon. And he lay face downward at Jesus. So bumalik siya sa Panginoon, Jesus' feet, thanking him over and over. Ano sabi niya? Nagpasalamat siya over and over. Ganun na lamang yung kanyang pasasalamat. Ilan silang gumaling? 10. Ilan yung bumalik na nagpupuri sa Panginoon? 1. Ano ang sabi rito? Meron pong ditong emphasis. He was a Samaritan. Ano po yung mga Samaritan? Ibinibilang ng mga Hudyo na makasalanan. Ibinibilang ng mga Hudyo na casted out at itinakwil ng Diyos. Pero ito, nung natanggap niyang himala ng Panginoon, bumalik siya, nagpupuri, at ang sabi dito, thanking Jesus over and over. Kapatid, kagalingan lang sa leprosy ang tinanggap niya, ang tinanggap natin, kaligtasan at kapayapaan at buhay na walang hanggan at pagiging anak. Hallelujah! Kaya hanggat tayo buhay at meron tayong buhay, we will praise and give thanks to God over and over and over again.